Okay na. Dali na tayo. Wala! Yes! Yes! Ang importante lang talaga is communication. No secrets. Anyway, What's up mga tuwala? Kylie Padilla at Aljo Rabrenica. Huli ang pagiging sweet sa isa't isa. Pero Aljo at Kylie Padilla, nagka-personalan at nagka-aminan sa mga bagay na kanilang pinagsisilosan at inaming madalas nilang pinag-aawayan. May dumaan na babae na medyo sexy. Mm-hmm. Kaya tukatok siya. Hindi ko tinignan yung babae. Tinignan yung babae talaga. Eh, yung babae tumingin sa akin. Ngayon, ganun na ako ngayon. Uh-huh. Pero dati kasi hindi talaga pwede yun sa akin. Alam mo yung effect sa akin nun? Na-trauma din ako nung panahon na yun. Kasi parang ayaw ka tang mawala, ayaw ka tang magalit. Gusto kita kasama. Decision ako nung gusto ko tang makasama. So kahit wala akong kasalanan, feeling ko may kasalanan ako. Sa isang video nga mga tol ay mapapanood naman natin kung saan nga ay nagkaaminan ang mag-asawang Aljo at Kylie Padilla sa mga bagay na kanilang pinagsisilosan at inaayawan na madalas nila itong pinag-aawayan. Base sa video at makikita nga natin mga tol kung saan nga ay masayang nagkukwentuhan at pinag-uusapan ng mag-asawang Aljo at Kylie Padilla ang mga bagay na madalas na pinagmulan ng kanilang pinag-aawayan. Isa na nga rito ang pagiging siloso at silosa nila pareho. Nasa pag-aamin pa nga ni Aljo na ang kanyang pagiging siloso. Siloso talaga ako. Grabe ako mag-serious mal. Pero, baka mali nyo matake. What I mean is, siloso ako pero I know how to handle. Hindi naman wala yung serious eh. I choose how I react. Nobody get down for that. Oh man. Pero samantala naman mga tol, base naman sa pag-aamin ni Kylie Padilla at base rin sa naranasan ni Aljo noong sila ay nagsama na, nag-grabe umano magsilos itong si Kylie Padilla na kung saan nga ay inamin pa rito ni Aljo na nagka-trauma nga raw siya dahilan nga sa matinding pagsisilos ni Kylie Padilla na hindi na nga raw tama at hindi na maganda sa isang relasyon at isa pa nga raw sa ikakasama ng loob niya ay wala naman raw siyang kasalanan. Okay, ganoon na sample. Stoplight, tigil, pedestrian, may dumaan na babae na medyo sexy. Kaya tukatok siya. Hindi ko tinignan yung babae. Hindi ko tinignan yung babae talaga. Eh, yung babae tumingin sa akin. Ngayon. Kita, pag gano'n tumitingin ako sa'yo, titingin ko. Hindi ako tumitingin. Ngayon, tingin ako ng tingin. Siya pa yung nagpapaningin, mahal, tingin mo. Ngayon, ganun na ako ngayon. Uh-huh. Pero dati kasi hindi talaga pwede yun sa akin. Alam mo yung effect sa akin nun? Na-trauma din ako nung panahon na yun. Kasi parang ayaw ka itang mawala, ayaw ka itang magalit. Gusto ko itang kasama. Decision ako nung gusto ko itang makasama. So kahit wala akong kasalanan, feeling ko may kasalanan ako. Pero ngayon, clingy ako. Like, physically. Hindi, na-explain lang natin kasi nakala nila baka isipin kasi nila na hindi kami fairy tale. Toxic kami talaga kami. Kami yung pinaka hindi fairy tale. Wala mo fairy tale, wala mo perfect. Anyway. So yes, I'm clingy. And ngayon, tingin ako ng tingin. Siya pa yung nagpapaningin, mahal, tingnan mo. Ganun na ako ngayon. Uh-huh. Pero dati kasi hindi talaga pwede yun sa akin. Alam mo yung effect sa akin nun? Na-trauma din ako nung panahon na yun. Kasi parang ayaw ka itang mawala, ayaw ka itang magalit. Gusto kita kasama. Decision ako nung gusto kita makasama. So kahit wala akong kasalanan, feeling ko may kasalanan ako. Hindi ba ako? Oo. Sobra. Hanggang ngayon. Pero ano na lang. Mature clingy na. Dati grabe noon. Ano. Yun nga yung time na I only move through life depending on what my traumas are. And nag-react lang ako mindlessly. Nung naging kami, may mga traumas ako pagdating sa mga lalaki. And sobrang clingy ako to the point na medyo toxic na rin ako kasama nun. No?
Samantala rin mga tol, pag-aami naman ni Aljor sa kung paano nga niya pinoprotektahan at hinihigpitan si Kylie Padilla pagdating sa kanyang kasuotan, lalong-lalo na nga pag lumabas ng bahay saan nga ayaw na ayaw ni Aljor ng maiksing kasuotan na kadalasang tinatawag na labas ng kaluluwa ng mga kababaihan. So anyway, Leah, protective ako sa suit niya. Bakit? Nasa Pilipinas tayo eh. Una-una, artista ka, kailan ka. Hindi ko talaga kaya na tinitingnan ka na parang hinuhubaran ka. Ako personally, hindi naman ako sexy magdamit eh. I just think na just because a woman wears something that's sexy, hindi ibig sabihin okay na siya bastusin. Well, naintindihan ko naman yung point niya and yung size niya. Hindi naman siya big issue masyado kasi hindi naman ako sexy talaga magdamit. May mga times lang na gaya ng suit ko ngayon, yeah, medyo kita yung cleavage. Tapos pag naka-leggings ako, ay, isang malaking issue yan before. Kasi yung leggings ko pala, nakita na yung panty ko, hindi ko naman alam. Sakay kang looking yan. Pero wala, hindi niya alam. Yung leggings niya, sobrang nipis. So, sumasayaw pa siya. Pero pag sumayaw siya, kita mo yung panty talaga niya. Parang see-through na siya. Madami naman nun, mga artistang naka-leggings na ganun. Marami? Oh, pero hindi mo sila kasi yung sex. Comfortable kasi ako sa suot ko noong time na yun, so naging issue siya. But naiintindihan ko yung point niya, okay, fine. So, bibili lang ako ng leggings na mas makapal. Yun ang ideal na suot mo. Duster muna, jacket, knee socks, strawberry shoes. Ganun. Yun ang gusto ko suot mo. Tapos pag may sexing babae, titingin. O, diba? Paano tayo po? Paano? Paano po? Ako ba, tumitingin o ikaw? Protective ka ba sa akin? Kasi ako sobrang protective sa'yo. Sa personal nga na pag-aamin ng mga bagay na ito ng mag-asawang Aljor at Kylie Padilla na isang araw ito sa mga bagay na malaki ang kanilang mga natututunan na pag-aamin pa nga ng dalawa na malaking araw ang mga ibinago sa kanilang mga sarili simula noong nagsama sila. Na bagabant habang tumatagal ang kanilang pagsasama ay may mga bagay at kaugalian pa rin silang nadidiscovery sa bawat isa sa kanila. Pero ang pinakamahalaga ay natututunan nila ito ng maayos at binabago para sa ikakaganda ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Of our relationship pa lang, hindi pa magkasal. Sobrang dependent ko sa kanya na maayos yung feelings ko. So if I feel sad, nasa kanya, dapat ayusin niya. So during the beginning of our relationship, on my side, doon ako nahirapan na hindi pala ganun ang relationship. Oo, pero that time hindi ko napapansin kasi ang ugali ko naman, inaako ko lahat. Inaral ko tatako ganun. Yeah. Ang tawag doon is Superman Complex. Kasi dati, kahit hindi ko kasalanan at kasalanan ng ibang tao, inaako ko yung isalan. Basta nasa circle ko, responsibilidad ko yung buhay mo, responsibilidad ko yung emotion mo, o responsibilidad ko lahat ng decision mo sa buhay. Magkakamali ko yun. Fairness nga sa kanya nun, sobrang giving mo, actually. Okay, the way I see it, nung time na yun, kailangan ganun talaga ako. During the course of, you know, growing up, tas years na nagkiwalay tayo, nag-grow ako din bilang tao para din maging mas maayos lang ako na tao. Baka kasi wrong timing lang nun. Hindi pa ako mature, hindi ka pa mature. Yung mga mag-figure out na tayo sa buhay. But then, nung nag-meet tayo ulit, mas tanggap natin ng isa't isa. So yes, ngayon, we do have our own individualities. Marami kami nga di-discover pa sa sarili namin, sa isa't isa. So ganun talaga. Ay, timing ngayon, nakita tayo, no? Kasi, kung di kita nakita, hindi ako magbabago, man. Match. Hindi. Depende. Ako mabilis ako matang. Hindi rin. Mabilis ako matang. Hindi rin. Love language. Okay. Bulbilis yung tumpo kapag nadidiplit na yung ano, love bank. Love language ko, acts of service. And? Ang second ko is touch. Third. Words. Oh, nagkapalit lang tayo. Touch and words. Words muna ako eh. Touch. Okay. Kasi daw, touch muna at words. Okay. Kaya minsan nagkakatalo tayo. Same words ko. Sobrang yun. Sabang ano lang sa touch agad. Dahil gusto ko muna words bago mag-touch. Love language ko, acts of service. Pagsisilbihan ko siya. Hindi lang acts of service. Service ako. I love you. Ang gagawin ko, pagsisilbihan kita. Pag inuto kita, lalaba kita. Pagsisilbihan kita, kahit anong gagawin ko. Kapagsilbihan ka, bilang kita ng pagkain, servisyo talaga. Masahe. Masahe, diba? Pero para sa kanya,
pa yun yan. Hindi pa yun yun. So, doon nagkakaroon ng conflict na, teka lang, binibigay ko lahat sa iyo. Bakit hindi mo na-appreciate at binabalik sa akin? Kylie naman, ang binabalik niya sa akin, quality tayo. Mabilis akong magtatampo nun. Kapag hindi mo ako pinagsilbihan. So, nung nalaman namin yung love language namin, si Kylie, yung simpleng pag-uwi ko lang from taping, tatanggalin niya na yung sapatos ko, I'm so happy. Tapos sa kanya, nagulat ako, happy na pala siya, maglalaro lang kami ng any game, Scrabble sa phone. Nang walang nagsasalita, naglalaro lang kami, feeling niya mahal na mahal ko siya. Love na love niya. So nagkakaroon ng love bank na pupunok. So meron akong pundesyon sa kanya kapag napagsilbi ako, kapag binigay ko sa kanya love language niya na quality time. So pag hindi ako sumangayon sa oras ng vlog na babawasan. Kaya kapag ubos na yan, at umisa pa ako, doon mabilis magtampo. Oh, doon mabilis magtampo. Actually, alam mo, yung natutunan namin ngayon sa marriage namin, ayaw namin maging sakal sa isa't isa. Mm-hmm. Pinag-uusapan namin, kung nakatira ka ba sa iba, open kami. Iba-iba naman yan sa mga relasyon. Ang importante lang talaga is communication. Kaya ano daw kasi, parang ang comment nila sa akin, snobbers. Oh, nung buntis ka pa, magkasama tayo. Tapos, medyo malaki na insan mo. May isang tao na biglang hinawi lahat ng kasama natin at pumagit na sa atin na nabangga ka. Man, pinigilan mo lang akong muntik kong pakan yung tao. May parang, dude, babuntis yung babae. Hindi ko mabiblame yung tao sa ganun. Pero pag ganun, hindi ko kaya. Ako, I love taking pictures. I love entertaining. Pero pag kasama ko yung pamilya ko, hindi talaga. So, pasensya na. Pag kasama ko yung pamilya ko, yung kasama ko yung mga anak ko, ako po talaga yung masama. Nagiging boosty po talaga. What the? Next! Then, di ba? Ngayon, ang natutunan kasi namin sa isang relationship, communication is very important. Tama yung sinabi niya. Sabi niya, hayaan ba natin masira yung araw natin para sa isang bagay na nangyari nga? Or para sa isang taong hindi naman importante sa buhay natin ngayon? Is it worth wasted time? Life is short. Done. Yun ang palagi niya sinasabi sa akin. Next! No secrets. Okay na. Done na tayo. Wala! Yes! Yes! Pakata na tayo. Anyway. Dati natatakot din ako sa aspeto na walang sekreto sa relationship. Pero, hindi maganda. Kasi kung you are both spiritually and intellectually connected, mararamdaman yung sa isa't isa yun. Diyan magpapasok yung love language. Yan sa mga relasyon, ang importante lang talaga is communication with each other. No secrets! Anyway, dati natatakot din ako sa aspeto na walang sekreto sa relationship. Pero, hindi maganda. Kasi kung you are both spiritually and intellectually connected, mararamdaman nyo sa isa't isa yun. Diyan na papasok yung So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Paalam.